Ang sarap ng amoy mo. Mukhang sakto ka para sa akin. Walang pwedeng manakit sa kanya. Mamamatay sila. O mamamatay tayo. Yun lang ang pagpipilian. Isang magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Naririto pong muli ang inyong lingkod upang ihatid sa inyo ang 21 kabanata sa ating kwentong Ang Hunyango. Narating na nila Zen ang Barrio San Cristobal kung saan dumaan sila sa isang pagsubok na pakana ng pinuno ng barrio na si Filomena. Sinigap nilang itago ang pagkatao ni Julia at maging nitong si Iris at pinagpanggap nga nila bilang mga lalaki. Nang sa gayon ay maiwasan nila ang hindi pagkakaunawaan sa pagitan nila at ng mga taga-baryo na di umano, base sa kanilang impormasyon, galit ang pinuno sa mga babaeng mas maganda sa kanya. Sa parehong sitwasyon, habang nasa bahay sila ng pinunong si Filomena, ay naroroong nag-iispiya ang dalawang tikbalang na kasalukuyang pinagsasamantalahan ng isang babaeng biktima bago nila itong kainin. Nalantad nga sa kanila ang totoong pagkatao ng totoong pinuno ng baryo. Mga kabantay, bago po tayong magpatuloy sa kwento sa araw na ito, maribang makahingi ng like at subscribe sa inyo. Mag-iwan na din po tayo ng komento sa video na ito kung magagandahan kayo. At magbahagi po tayo ng ating mga saloobin. I-click po ang notification bell at piliin natin ang all sa option na ito upang manatili po tayong updated sa lahat ng ating uploads. Bumalik na po tayo sa ating kwento. Maalinsangan ng paligid ah. Mukhang may ibang naririto. Ano ko yung pakay nila? Isidro, meron pa ba kayong ibang bisita bukod sa amin? Parang ibang alinsangan ng lugar na ito. Ganito ba talaga dito palagi? Hindi. Madalas naman eh. Normal ang temperatura at mas malamig pa nga dito. Gawa nga nang nasa likod kami ng bulkan. Ditong bumabagsak ang malamig na hangin mula sa bundok. Huwag kayo mag-alala. Matibay ang depensa natin. At may mga bantay sa pasokan ng baryo at walang sino man ang basta-bastang makakapasok dito. Maliban na lang kung kaya nilang liparin o talonin ang artipisyal na ilog. Magiging hapunan lamang sila ng mga buhaya sa baba. Sige na, mauna na ako at susubukan kong parondahin na mga tauhan para naman mapanatag ang kalooban nyo. Maiwan ko na kayo. Ito ang paninigurado ni Isidro. Subalit iba ang pakiramdam nila Kulas sa nagaganap. Tila bang may ibang presensya ang nasa malapit lamang at ito ay dahil nga sa mga tikbalang na naroroong nagpipiesta sa katawan ng isang dalaga. Walang kaalam-alam ang baryo sa malagim na nagaganap sa isa sa kanilang mga kabaryo. Masarap ang dalagang ito. Tuloy ngang malinamnam ang mga tao dito sa baryo. Walang kupas. Sayang lang. Bawal natin silang buntisin at malalagot tayo sa pinunong Ramir. Bakit mo naman kailangang buntisin ng mga kagaya nilang mabababang uri? Ay di naging kayayan kanyan sa angkan mo. Tama na yung patikim-tikim lang tayo at nagpaparaos, diba? Pero alam mo, mas tipo ko yung pinuno nila. Maganda at saka nakakagigil. Ang kinis ng balat. Parang ang sarap-sarap niyang nguyain. Magganang mga has sa pinuno natin niyang tinitingnan mo. Baka naman gusto mong mapagutan ng ulo. Subalit ng paalis na itong mga tikbalang ay biglang humangin ng malakas at naamoy nila ang samyo nila Julia at Iris. Labis silang nainganyo sa hilimuyak nito kung kaya't hindi nilang napigilan ang pagsilip sa bintana ng bahay ni Filomena. Dito ay naalerto na sila Zen, maging itong si Bruno. Maging si Kulas ay naramdaman ang biglang pag-iba ng ihip ng hangin. Bagamat may isa tagabulag ang mga tikbalang na ito, pero marahil dahil sa pagkainganyo sa amoy ng dalawang dalaga, lumitaw ang kanilang wangis sa kurtinang puti ng bahay. Kaya naman agad na inikutan ito nila Bruno at Zen
gamit ang sibat na bigay ni Damian at ang latigo. Tinusok ni Bruno ang parteng ulo nito na nasa kortina pa nga. Biglang dumanak na lamang dugo. Agad namang hinagupit ni Sen itong isa. Dito naman ay napahiyaw na ang dalawang tikbalang pero agad namang binawian ng buhay ang nasaksak ni Bruno ng sibat sa ulo. Labis ang laki ng tikbalang. Nang mawala nga ang sabulag nito ay nalantad sa kanila ang dambuhalang halimaw na may matalim na mga ngipin at malaking bulas na katawan. Ngunit itong isang tikbalang ay pilit na kumakawala sa latigo ni Zen na pahigpit ng pahigpit habang nagpupumiglas ang bihag nitong tikbalang. Tila ba habang mas naglilikot ito ay mas lalong lumiliit ang pagkakatali nito sa kanya o ang pagkakapulupot at kung magtutuloy-tuloy nga siya ay maaaring mahati ang katawan niya. Sumpain kayong mga dayo. Magbabayaran niyo ito. Hindi mananahimik ang pinuno namin sa ginawa niyo sa amin. Tatandaan ko ang mga pangumukha niyo. Oras na makatakas ako dito. Dadalhin ko ang buong hukbo namin dito. Patuloy naman sa pagpupumiglas ng todo itong tikbalang. Ngunit nagawa ng makarating nila Isidro at walang pagdadalawang isip na sabay-sabay na sinaksak ng mga sibat itong tikbalang. Bulagta ang dalawang halimaw sa labas ng bahay ni Filomena, kung saan naman ay pinagkaguluhan ito ng mga residente at ang isa nga ay napasigaw pa. Ito ang nanay ng nabiktimang dalaga. Labis ang paghagulhol nito dahil nga sa dugo ang damit na lamang ang natira na naroroong nakahalat sa kanilang bahay. Wala na ang anak niya. Labis ang pag-iinagpis nito, ngunit wala na. Tapos na ang nangyari. Naalamo na ng mga tikbalang ang kanyang anak. Nalantad sa lahat ang mga halimaw na nagkukubli sa kanilang baryo. Hindi nila akalain na magagawang makapasok dito sa kanilang baryo nitong mga halimaw. Ngunit saka lamang nilang napagdugtong-dugtong ang mga pangyayari ng kaso ng pagkakawala. Nang madalas nga ay mga kadalagahan sa kanilang lugar, buong pag-aakala nila ay naglayas lamang ito o nakipagtanan. Sinasabi ko na nga ba at hindi normal ang pagkakasunod-sunod na nawawalang mga dalaga dito sa ating baryo. Dalawang buwan na ang nakakaraan nang mag-umpisang mawala mga kababayan dito. Ayon naman kasi sa iba ay nagtanan daw, pati kasi yung mga katipang lalaki nawawala dito. Pero sa gabing ito dahil dyan, at totoo ngang may tikbalang sa loob ng baryo, tila yata mas malalang nangyari sa kanila. Kayo naman, paano niyong nagawang mapigilan ang mga tikbalang na ito? May mga kapangyarihan ba kayo? Pagtatanong nitong si Isidro Calazen at Bruno. Wala, mga ordinaryong tao lamang kami. Nagkataon lang talagang wala silang depensa dahil nga sa pagsilip sa bintana ng bahay ni Pinunong Filomena. Kita sila sa mga puting kortina, kaya naman nagbakasakali kami na atakihin sila. Babuti na lamang at nagawa niyong mapatay ang mga yan. Ilang mga huwad na pinuno na ang napatay ng mga tikbalang na mga taga-silbinga ng pinsa ko si Filomena. At kung nagawa nilang nakaligtas sana dito, tiyak na magsusuplong ang mga yan sa pinuno nila tungkol sa totoong pagkatao ng pinuno ng baryo. Sana nang iwala silang ibang kasamahang tikbalang na nakatakas. Agad namang naitago nila Zen ang sandata nila. Ang sibat na gamit ni Bruno ay nagawa niyang paiksiin. Ito ay upang madaling mailigpit habang ang latigo naman ni Zen ay naipulupot niya sa kanyang sinturon. Bili ni Damian na huwag ipapakita nitong sila Zen at Bruno ang mga sandata sa pinuno ng lugar dahil sa agad na makikilala ito ng pinuno na nagmula sa mga kapre. Grabe! Ang laki ng mga tikbalang na yan! Parang nung nadaan lang tayo niya sa kakawiyan, maliliit sila sa malayo, di ba? Iba pala kapag malapitan na talaga. Kaiba sila sa mga tikbalang doon sa gubat namin . Ang itim na mga to. Para silang mga sanggano . Siguro sila yung mga patapong tikbalang sa mundo nila. Anong plano niyong gawin dyan sa mga bangkay nila? Nang biglang may magsalita mula sa likod at isa itong matandang lalaki na nagangalan ngang Apong Doming. Alam niyo, mainam ang dugo ng mga tikbalang sa mga sandata nyo. Kailangang maiproseso lamang ang dugo nila
at ibababad ang mga kasangkapan at mga armas nyo upang maging mas mabisa itong laban sa mga engkanto, lason para sa mga tikbalang ang masugatan sila ng patalim na may dugo ng kanilang kalahi. Kung maipuproseso lamang natin itong dugo, kahalo ng ating bigas na alak. Oo, tama kayo. Ang bigas na alak natin na gawa sa tubig ng ating ilog. Gamit ito ay magiging malinis ang dugo ng tikbalang na kalaunan ay kakapit sa mga armas nyo. Gawin nyo ito at katatakutan na kayo ng mga tikbalang oras na maalaman nila na maaari silang mamatay sa mga sandata nyo. Mang Bong, anong ginagawa nyo dito? Paanong nauna pa kayo sa amin? Lumipad ka ba? Pagtatanong ni Kulas na hindi nang nakapagpigil pa dahil sa nakikita niyang matandang nasa harapan nila. Nagkakamali ka, iho. Hindi ako si Mang Bong. Kapatid ko siya. Mas matanda ako sa kanya ng 2 taon. Madalas nga kaming mapagkamalan pero ang totoo niya ay mas gwapo naman ako sa kanya ng di hamak. Di ba? Kung gayon, tipunin ang 2 ito at siguraduhin sisimutin ang lahat ng dugong nasa kanilang katawan. Maaari niyong magamit ang mga buto mula sa kanilang mga binti. Sinti ba ito ng pinakamatigas na metal sa mundong ito? Mainam para sa sibat at mga kampilan. Muling sambit ni Apong Doming. Mahusay kung gayon. At dahil kayong 2 ang nakahuli sa mga tikbalang, ipapagawa ko kayo ng mga kampilan gamit ang mga buto nila. Ang mabuti pa eh, maghintay na lamang kayo sa bahay ni Filomena. Nang sa gayon eh, may karagdagang bantay ang aking pinsan. Hindi natin alam, baka may iba pang tikbalang ang nagtatago. Susubukan naming galugarin ang buong baryo. Mga kawal, kayo na ang bahala kay Nanay Tess. Alalayan niyo muna siya. Wika ni Isidro na winiwika o tinutukoy nga ang ina ng pinakabagong biktima ng mga tikbalang. Bumalik naman sa loob ng bahay sila Zen, Kulas at Bruno. Naroroon sila Jimeno at nakaupo lamang at inaantay silang makabalik. Anong nangyari sa labas? Sambit ni Julia sa pagpapanggap nitong lalaking boses. Mukhang naamoy na mga tikbalang ang samyo ninyong 2. Mabuti at hindi naghinala ang mga tao dito pero nahuli na namin ang 2 tikbalang na nakadungaw dito kanina. Wala na kayong dapat pang ipangamba at patay na ito. Pero nakakabahala lamang na nakaya nilang pasukin ang baryong ito nang wala man lang kaidididiya ang mga tao dito. Nakita mo naman, bagamat kansilado ang lahat na kakayahan natin dito, pero yung mga engkantong yan ay mukhang walang problema sa paggamit ng mga sa tagabulag nila. Kung gumagana lamang talaga itong mutya natin, ay walang kahirap-hirap natin sana silang patumbahin. Mukhang kailangan nating makapag-isip ng paraan upang magawa nating makita mga tikbalang na yan bago pang mahuli ang lahat. Alam niyo ba, doon sa amin, sa bundok, ang sabi ng tatay ko eh, kung gusto mong makita ang tikbalang, kailangan mo lang daw na magsindi ng 3 tingting at magsaboy ng abo mula sa pinulbos ng puting kabibi. Mahina daw kasi sa tubig dagat ang mga tikbalang pero imposible namang magbitbit tayo ng galong-galong tubig sa dagat. Papunta dito, eh mabisa daw umanong pangontra yung puting kabibi. Ilalantad daw nito ang mga nasa tagabulag na tikbalang. Ang tanong, eh kung meron ba silang mga puting kabibi dito? Huwag kang mag-alala. Kung yan lang naman ang problema nyo, maaari kong ipakuha ang lahat ng mga puting kabibe na gamit na palamuti ng aking mga nasasakupan. Basta gawin nyo lang ang lahat upang matalo ang tikbalang. Higit pa sa mapa ang ipagkakaloob ko sa inyo. Huwag mong sabihing bibigyan mo kami ng maraming makakain, pinuno! Mas higit pa doon, lalaki. Mas higit pa doon ang ibibigay ko sa'yo. Ang pinakaasam ng bawat kalalakihang napupunta dito sa aking bahay, ang karanasang ibig maranasan ng iyong katawang lupa. Ito ang mapangakit na wika ni Filomena habang kausap si Kulas. Kung gayon, tama nga ako. Ibig mo bang sabihin eh,
Yang mga panghimagas na nasa garapon nyo? Kanina ko pa yung pinagmamasdan eh. Hindi kami binigyan niya ng mga taga-silbi niyo eh. Ariglado, huwag kang mag-alala. Matatalo namin yung mga tikbalang at uupusin ko yung mga garapon na yan. Babaunin namin yung lahat. Teka nga, ano nga uli yung pangalan ng susunod na baryo? Nadismaya si Filomena. Buong pag-aakala niya ay labis na pagnanasahan ni Kulas ang kanyang kagandahan at katawan. Ngunit tila ba mas importante kay Kulas ang mga minatamis at panghimagas? Hindi niya tipo ang uri ng ganda ni Filomena. Kaya nga hindi niya itong gaanong pansin. Ang baryo Kulimlim. Yan ang baryong susunod dito sa aming baryo. Kung ang tumungo niyo ay ang Puting Bato, tiyak na kailangan niyo yung daanan. Pinsan, ano't nakasimangot ka dyan? Nagawa na naming dalhin sa pagawaan ang mga patay na tikbalang. Nagmungkahi si Apong Doming na gawing mga panangga sa pintuan mo at ng kwarto mo ang mga kalansay at ulo ng tikbalang. Nang sa gayon ay hindi ka pang malapitan ng masasamang espiritu at ang balat naman nila ay ipoproseso upang gawing roba. Nang sa gayon anumang palaso at patalim na gamitin sa iyo sa tuwing lalabas ka ay hindi tatanab. Inaipahanda ko na pala ang matutulugan ng mga bisita. May ibig ka pa bang ipagawa? Wala na. Patutulog na ako. Asikasuhin mo na lamang yung mga bisita mo at huwag niyong aabalahin ang pagtulog sa kwarto. Bukas ipatawag mo ang lahat ng mga tauhang naririto sa ating baryo. Paplanuhin natin ang paghahanda sa paglusob ng mga tikbalang. Natitiyak kong anumang oras ay mapapansin na nila ang pagkawala ng kanilang mga kasamahan. Ipag-utos mong pagguha ng lahat ng mga palamuting gawa sa Puting Kabibe. Nalalaman ng mga taong ito kung papaanong maisasaayos ito upang magamit na panglantad sa mga nagtatagong tikbalang. Masungit na umalis si Filomena habang panay naman ang paghikab ng grupo dahil sa antok. Kaya nang maiayos ang mga tulugan nila, agad namang nagpahinga na sila Zen. Habang sa labas naman ay nakabantay ang mga kawal ng baryo. Nasa isang silid lamang sila nang dahil nga sa pare-pareho sila lalaki sa pagkakaalam ng mga taga-baryo. Kaya walang kaso ang pag-isahin sila sa isang matutulugan. Ngunit hindi magawang makatulog nila Julia at Iris lalo pa at napakalakas ng paghilik nila Nell at Kulas. Diyos ko, ilang gabi pa akong matutulog na kasama itong sila Kulas at Nell? Parang nagpapaligsahan sila sa palakasan ng hilika. Mukhang kailangan mo ng masanay, lalo pa at mahaba-haba pa ang panahon na kasama mo sila. Eto takpan mo na lamang ang tinga mo. Pero kahit pang natakpan na nila ang kanilang mga tenga ng tila ba bulak na panakip, lumulusot pa din ang ingay ng dalawa. Kaya naman sumapit ang umaga na mugto ang mga mata nila sa labis na pagkapuyat. Bakit ba namang namumugto ang mata mo, Julia? Alam nyo kayong dalawa, alam nyo namang kailangan natin ng iba yung pahinga, pero bakit parang hindi kayong natutulog? Alam nyo ba, Julia? Julius, dapat natutulog ka. Sabi nila Zen, mawawala ka sa konsentrasyon kung wala kang maayos na tulog. Itulog mo mukha mo. Ang tagal-tagal kong sinubukang matulog. Pero talo pa ng paghilik mo ang trend sa ingay. Hindi ko alam kung paanong nagagawang matulog nila Zen sa ingay nyo. Ay nako, wala pa namang gagawin, diba? Mabuti pa Iris, halika matulog muna tayo. Hindi sa si Iris dito, diba? Sa si Boy. Hindi ko alam kung maiinis ba ako o maaawa sa sarili ko. Parang hindi nyo man lang pinag-isipan yung itatawag nyo sa aking pangalang panlalaki. Boy, sige na, matutulog na muna kami ni Julius. Kung gusto nyong nasa wisyo kami, huwag nyo muna kaming gagambalain hanggang mamaya. Gabi lang namang sumasala kayo mga tikbalang at malalaman nyo ito kapag may amoy na susunog na kamuting kahoy na sinaing sa paligid nyo. At oras na wala nang lumalapit sa inyong lamok. Kahit sobrang malamok sa labas, tingnan nyo, tiyak na nasa tabi nyo na mga tikbalang kapag wala nang lumalapit sa inyong insekto. Yun lang, sige na, matutulog muna kami. Ang mabuti pa, iwan muna natin silang dalawa. Ang mabuti siguro ikandado nyo muna itong kwarto nang walang gagambala sa inyo.
Dadalo lamang kami sa pagpupulong na gagawin sa labas nitong bahay ni Filomena. Baka may makuha pa kaming impormasyon. Gusto ko makausap itong si Apong Doming. Alam mo, sa tingin ko talaga si Mang Bong yun. Ayaw niya lang umamin. Dinig niyo naman pati yung pagtawa niya, di ba? Parehong pareho. Walang duda. Mukhang pinagtitripan tayo ng matandang yun eh. Sa tingin ko naman ay nagsasabi ng totoo. Kita nyo, kilala siya ng mga tao dito. At saka, pati si Isidro. Kaya baka totoo ang mga sinabi niya. Magkapatid sila ni Mang Bong. Sa kanya na lamang yung pag-isipan. At isa pa ano namang magiging dahilan ni Mang Bong para lukuhin tayo sa katauhan niya, di ba? Mabuti ba, tara na. Balita ko masarap daw ang almusal sa pagpupulong na gagawin. Wala nang naging pagtatalo pa at tahimik na naglakad ang magkakasama patungo sa labasan ng bahay kung saan niyang naroroon ang pagtitipon. Ang ilan sa mga tao ng baryo ay naroroon ng abala sa pagkain. Totoong marami ang mga pagkain dito at nauna na nga sila Kulas at Jimeno at maging itong sinel sa pagkuha ng mga masasarap at takapanlalaway na almusal na sinamahan pa ng malamig na inuming mula pa sa isang talon sa itaas ng bundok. Pinalamig sa natural na paraan gamit ang hamog ng kagubatan. Hinaluan ito ng matatamis na prutas na hindi nila maunawaan kung ano-ano ba. Ito ang lasa ng inumin na hahanap-hanapin mo saan ka man magpunta. Habang nagkakatuwaan naman sila sa pag-uusap at inaantay nga ang pinuno ng baryo, nakita nilang naroroon si Apong Doming na abala sa pagsipat-sipat sa mga pagkain. Tila ba namimili ito? Maya-maya pa ay marahang lumapit sa kanila. Magandang umaga sa inyo. Binabati ko kayong muli sa pagkakapatay nyo sa dalawang tikbalang. Unang beses na may mapatay sa mga engkanto sa loob ng baryong ito at dalawa pa. Mukhay ating nakatagpo ng tagapagtanggol ang baryong ito. Mabuti naman at naririto kayo para tulungan sila. Pero kung hindi niyo mamasamahin, Biglang natahimik itong matanda dahil sa may mga napadaan. Sumagot naman itong si Zen. Magandang umaga din po. Maraming salamat po sa pagtanggap sa amin dito sa baryo nyo. Hindi po namin nakalain na kapatid nyo po pala itong si Mang Bong. Maayos naman po sila doon sa baryo Santa Ines. Ito nga pong si Intoy tila kinailangan lamang po ng kaunting tulak sa sarili niya para po malabas yung kanyang angking galing. Noong una po akala talaga namin ikaw si Mang Bong. Maiba po ako, Apong Doming. Paano nyo po bang nalaman ang mga bagay tungkol sa tikbalang? Tama ko bang hinala ko na nagawa nyo na rin makalaban o makapatay ng tikbalang? Baka naman po tikbalang ka mismo. Nagpapanggap ka lang sigurong tao. May ganong kakayaan daw mga engkantong yan eh. Masyadong malawak ang imahinasyon nyo. Alam nyo, tungkulin ko ang pag-aralan ng lahat ng bagay na maaaring makatulong. Lalo na sa pagpapanatiling matatag at ligtas ng mga lugar. Kaya lahat ng maaari kong tuklasin at pag-aralan ay ginagawa ko. Yun ang trabaho ko. Ngayon, tiyak inyong magagamit nyo ng maayos ang mga ipinagawang kampilan. Natitiyak akong matugo ang magiging labanan kontra sa tikbalang. Kaya naman lubusin nyo na ang kasiyahan nyo ngayon. Sasama ka po ba sa amin sa labanan, Apong Doming? Tiyak na magiging malaking tulong po kung naroroon kayo lalo pat sa kalaman nyo. Isa akong tagapayo, isang historiador, at hindi ko linya ang pakikipaglaban sa ibang nilalang. Trabaho yun ang mga mandirigma ng islang ito. Tanging paggabay lamang ang magagawa ko at ang may kwento ang kagitingang ginagawa ng mga masasawing mandirigma. Payo ko lang sa inyo, hindi nyo laban ang isang ito. Kaya huwag nyo nang ilagay pa sa kapahamakan ng mga sarili nyo. Narito ang mapa. Alam kong yan ang kailangan nyo. Ngunit huwag nyo nang masyado pang isakribisyo ang oras at kaligtasan nyo. Nakatakda nang mangyari ang laban ng ito sa pagitan ng Baryo Cristobal at ng Tikbalang. Parte ito ng kagustuhan ng kalikasan upang magawang balanse ang islang ito. Kaya naman, ang mga katulad nyo ay mga abnormalidad. Kaya kung ako sa inyo ay umalis na kayo dito.
nasa inyo ang pagpapasya subalit walang sisihan. Habang maaga pa, piliin nyo ang ikabubuti ng inyong grupo. Bueno, magandang umaga uli sa inyo. Iniabot ng matanda ang isang mapa kay Bruno at tumatawa itong umalis. Nasa kamay na nila ang kanilang kailangan at maaari na silang umalis anumang oras sa lugar na iyon. Wala pa naman silang malalim na ugnayan sa mga tao doon, kaya naman kung mas maaga silang aalis ay mas maigi. At tama si Apong Doming, hindi nila laban yon at hindi nilang kailangang magbuwis ng buhay para lang sa kaligtasan ng mga taong hindi naman nilang kaano-ano. At maging si Zen nga ay hindi palagay ang kanyang kalooban dito sa baryo. Kaiba sa naramdaman niya nung naroon sila sa Santa Ynez. Alam nyo, may punto si Apong Doming. Maaari na tayong umalis ngayon din. Pumuslit na lang tayo patungo dun sa kabilang baryo. Hindi na naman nila tayong pwedeng obligahin na sumalis sa laban nila, di ba? At kung ito ang kagustuhan ng kalikasan, hindi tayo maaaring makialam. Hindi maaaring masira ang balanse ng isla. At baka lahat ng nabubuhay dito magdusa pa. May mali dito. Iba ang kutob ko. Mukhang ibang tao ang kausap natin kanina. Tiba walang ibang may karapatang mahawakan ang mapa kundi ang pinuno ng baryong ito. At saka isa pa, mukhang mas bata yung itsura ni Apong Doming ngayon kumpara kagabi . Iba ang pakiramdam ko dito. Tila yata napasok na tayo. Kailangan natin makausap sila Isidro. Dito, habang patungo sila sa loob ay muli nilang nasalubong si Apong Doming. Huli ka! Uy, datang! Umamin ka na! Sino ka ba talaga? Hindi ikaw si Apong Doming, no? Sinasabi ko na nga ba, ikaw yung tikbalang. Umamin ka na! Bibigwasan kita dyan . Sandali, Kulas. Anong ginagawa mo kay Apong Doming? Kanina pa kaming magkasama niyan. Ano bang nangyayari dito? Gusto niyo bang ikulong po kayo? Sandali, Kulas. Humilaon ka. Isidro, paano ba naming malalaman na nagsasabi ka ng totoo? Paano naming masisigurado na ikaw ang totoong Isidro? Ano ka ba? Bakit meron pa bang ibang Isidro? Ako yung kausap nyo kagabi na nagpanggap na pinuno. Di ba nga, iniabot nyo sa akin yung sulat ni Mang Bong. At saka isa pa nilantakan ni Kulas yung isang garapon ng panghimagas ng pagkain na hinahanap ni Wilomena ngayong umaga. Masalamat sa hindi ko siya sinumbong. Aba, oo nga no. Totoo yun. Siya nga ang kilala kong Isidro. Pero paano tong si Apong Doming? Alam mo ba, binigyan kami nito ng mapa? Papunta daw sa baryo ko, Limlim. Bruno, ipakita mo nga. Marahang iniabot ni Bruno ang mapa. Sinuri ito ni Isidro at ni Apong Doming. Isidro, alam mo na siguro ang ibig sabihin nito. Ipagpaliban nyo na ang pagpupulong at narito na sa loob ng baryo ang mga tikbalang. Protektahan mo ang pinuno natin. Kayo naman, nasaan na ba itong nakita niyong kamukha ko? Mapa ng kuta ng tikbalang ang binigay sa inyo. Hindi yan ang mapa papunta sa baryo Makulimlim. Ukang huli ng lahat at napasok na nila ang kampo natin. Ano bang ginagawa ng mga banday sa entrada? Nagmamadali itong si Apong Doming at sinundan naman ito nila Zena. Nagulat na lamang sila nang makita ang itong mga bantay na nasa may labasan naman. Subalit pare-parehong mga tulala at hindi gumagalaw. Naloko na! May mga babaeng tikbalang ang nasa loob ng baryo. Tanging mga babaeng tikbalang ang kayang magpapalit ng anyo at gumawa ng ganitong uri ng mahika. Wala ang mga diwa ng mga bantay dito. Naglalakbay sila sa kasalukuyan. Madali kayo! Bumalik na kayo sa bahay ng pinuno. Hihingin ko muna ang tulong nyo upang bantayan ang pinuno namin. Hindi siya maring mapatay ng tikbalang. Babagsak ang baryo ito kapag nagawa nila yon. Anong gagawin natin? Kahit pala umaga, kayo nilang mong biktima. Akala ko pa pong gabi lang sino. Ang natatandaan ko, kapag babaeng tikbalang wala silang pakialam sa oras. Isa pa sila ang mas mabagsik. Nakita nyo naman, di ba? Ang lakas ng loob nilang gayain si Tanda. Teka nga, baka naman mamaya huwad ka na rin. Hindi ikaw ang totoong Nel, no? Tikbalang ka din yata.
May punto ka, Kulos. Mabuti pa, gawin na natin tong puding kabibi nang madetermina natin kung sino ba talaga ang totoong tikbalang at sino ang totoong tao na naririto sa loob ng baryo. Kapag sumapit ang gabi, sino makapagsasabi kung ano bang plano nila? Lalo na kapag nakapasok na dito yung mga lalaking tikbalang. Di ba yun yung malalaki? Mahirap to. Kahit sino sa atin ay maaaring gayahin ng babaeng tikbalang, dihado tayo sa laban. Ang pulbos ng puting kabibi, takot sila doon. Siguradong kung tatamaan sila nito, malalantad ang totoo nilang katauhan. Bilisan natin. Agad na tinungo nila Kulas itong si Isidro at sinama nga sila sa pinagkakatambakan ng mga puting kabibi. Mabilis nila itong isinugba sa apoy. Ito ay upang maumpisahan na ang proseso ng pagpupulbos dito. Ipinagpaliban nga ang pagpupulong at hindi na pinayagan pang makalabas ang pinunong si Filomena. Pinag-igting din ang pagbabantay sa buong bahay ni Filomena. Ilang oras pa ay nakompleto nga nila Kulas ang pangontra sa tikbalang. Kaya naman agad nilang tinungo ang bawat kabahayan at sa tulungan ng mga kawal, isa-isang sinabuyan ang mga kabahayan upang malantad ang mga tikbalang na nagtatago. Itong mga bantay naman ay bumalik na sa ulirat sa tulungan ni Apong Doming. At dito, nakita nilang matulin ang pagtakbo ng ilang mga residente o mas tamang sabihin ng mga babaeng tikbalang. Mga tikbalang na nagpapanggap na tao. Iniwasan nila ang mga alikabok mula sa puting kabibe at ang tatlong tingting na umuusok. Bruno, kailangan nating mahuli ang isa man sa kanila. Lalo na yung nasa unahan, may kutob akong siya ang pinuno ng mga babaeng tikbalang. Kailangan natin sila labas sa mga kalalakihang kauri nila. Gagawin natin siyang bihag. Dito ay mabilis na kumilos naman sila Kulas nang marinig ito at sinamahan niya ni Jimeno. Tangan ang mga sibat na gawa sa buto ng mga napatay na tikbalang. Sinugod nila itong isang babaeng tikbalang na napapalibutan ng mga kasama nito. Sabay pagsaboy ng pulbos. Ngayon na! Jimeno, bilisan mo! Huwag kang mag-alala. Ito at nahuli ko na ang tikbalang. Nagsipulasan ang mga tikbalang at nagtalunan nga sa papatawid sa artipisyal na ilog. Ngunit nagawa ng matusok ni Jimeno ang kaliwang paa ng tikbalang at bumaw nito sa lupa. Dahil sa epekto ng dugo ng tikbalang ay nanghina itong babae tikbalang at nawala ng malay. Grabe! Ang lupit ng galaw niyong dalawa! Paano niyo nagawa yun? Turuan mo ako Kulas nun, oh. Eh, sinabayan ko lang yung Kulas ni Kulas. Sabi kasi ni Among Sen, kailang mahuli yung tikbalang eh. Wala si Julia, kaya pwede akong kumilos ng normal. Sana wag na itong makarating pa sa kanya. Huwag mong sabihing matagal mo nang alam ang tungkol kay Kulas, Zen. Nung nasa Santa Ines lang tayo, nakakumpirma ko at natitiyak kong ngayon eh hindi talaga ordinaryo si Kulas. Ang hindi ko lang alam eh bakit siyang sumasama dito sa babaeng pulis. Mukhang may misyon siya sa syudad namin. Maaring ginagamit niya lang na cover ang pagiging alalay nitong si Julia. Sa ngayon eh hayaan muna natin ang mga bagay sa ganito. Pagbalik na lamang sa bayan, sa ako na siyang kakausapin. Ang mahalaga ay may karagdagang tulong sa atin. Tama ka, pero anong plano mo sa tikbalang na yan? Nagawa nga masukol nila Zen ang babaeng tikbalang at agad nilang inilagay ito sa kulungan na nakadesenyo upang pahinain ang isang engkanto. Sa tulong ni Apong Doming ay mabilis nilang nalagyan ng mga pangontra ang kulungan upang walang magawa o hindi makapagpumiglas ang babaeng tikbalang. Ayos ah! Akala ko hindi natin magagawang ikulong itong engkantong to. Pinihirapan niya kami sa pag-uhuli sa kanya. Bagay lang sa iyo yung makulong. At saka balak niyo pa kaming linlangin eh. Anong gusto niyong gawin sa amin? Ba't pinupupunta mo kami doon sa kampo niyo? Wika nitong si Kulas dito sa walang malay na tikbalang. Inong Ramir! Kaya nalulungkot ko po, pero nahuli po si Roberta. Nagawa po kami itaboy ng mga mortahal na dayo dito sa baryo ng San Cristobal. Dalawa po sa kanila ang humuli kay Roberta. Imposibleng magawang mahuli ng dalawang tao lamang ang anak ko. Magsabi kayo, may mga kapangyarihan ba ang mga ito? Paano nahuli ang anak ko? Bakit niyo siyang pinabayaan?
Galit na wika nito sabay wasiwas ng hawak nitong maso sa kanyang tauhang babaeng tikbalang. Tumilapon itong si Petra. Pakong manihingin pinunong Ramir. Pero ay kung anong silang ginagamit na pulpos na kinahina ng aming mga kasamahan. Nakanantat po ang aming pagbabalat kayo. Kaya nga po hindi nakapanlaban si Roberta. Pero natitiyak ko pong mga ordinaryong tao namang sila. Kung ngayon ay maaaring kagagawa nito ng matandang si Domeng. Sinasabi ko na nga ba at dapat na tinapos ko na siya noong bata pa siya. Isa siyang sakit sa ulo. Maghanda kayo, mabawiin natin ng anak ko at babatayin natin ang sinasabi niyong dayo kasama na ng pinuno ng Mario. Labis ang puot na nararamdaman ni Ramira sa nangyari sa kanyang anak na si Roberta. Isang insulto sa kanyang pamilya. Pamamahiyang gawa nila Zen sa buong angkan nitong si Ramira. Narinig yun, ang anak ng pinuno ay nahuli. Bukang tawa ang mausapan, hindi maasahan niya itong si Ramir. Ultimong anak niya ay pinahamak niya. Bukang wala nang makakagaya pa sa kanyang kahinaan ng bukote. Alam niyo, mas magagaling pa ang mga anak ko kumpara sa anak niya ang si Ramir. Bakit? Di mo na nakamulid sa duelo ang pinuno nating si Ramir. At kapag natalo mo, ay kunin mo na ang posisyon bilang pinuno. Nang sa ngayon maasigurado nating ligtas at maayos ang ating lahi. Mahirap na kung ipagkakatiwala natin sa mahihinang kagaya nila ang ating kaligtasan. Sa babarating na pakikipaglaban natin sa mga tao, hindi ko kailangan makipagduelo. Kailangan lang nating makita at hayaang mamatay itong si Ramir sa gitna ng labanan. At wala na akong magiging problema pa sa pag-agaw sa trono. Ako na ang hihirangin susunod na general. Ihanda niyo ang mga kasama natin. Gayun ay ang ating angkan na ang maghahari sa grupong ito. Ito si Carion, isa sa mga alagad ni Ramir, pangalawa sa hanay ng mga pinuno. At doon pa man, bago pa manghiranging general itong si Ramir na nasumasakop sa kanilang hukbo. Malaki na ang inggit ni Carion sa kanya. Bagamat mas bata ito kumpara kay Ramir, ay mas ambisyoso ito. Ang inihimutok nitong si Carion ay palaging pinapaboran ng hari itong si Ramir at ng kanilang mga tagasunod. Lalo pa sa kanilang brigada sa pagsakop sa lugar ng mga mortal. Subalit lingid sa kaalaman ni Ramir na may pinaplano ng pagtatraidor ang ilan sa kanyang mga utusan na mula sa angka ni Carion. Ibig nitong pabagsakin siya sa magaganap na labanan at palabasing nasawi ito sa pakikipaglaban sa mga mortal. Bagay na magdudulot ng mas matinding hidwaan sa pagitan ng mga tikbalang at mortal at maklulukluk kay Carion sa pwesto bilang pinuno dahil nga sa siyang pangalawa sa pinakamataas na opisyal. Naghanda ang buong sandatahan ng mga tikbalang. 30 malalakas na lalaking tikbalang ang susugod sa pagsapit nga ng gabi sa Barrio San Cristobal at kalahati dito ay mula sa angka ni Carion. Carion, kaibigan, inaasahan ko ang inyong lakas sa paparating na laban. Babawiin natin ang aking anak na si Roberta at wawakasan na natin ang pag-iiral ng San Cristobal. Nakakasagabal sila sa ating pagpapalawak ng nasasakupang lubain. Alam mo naman ang kailangan ng ating hari ang mas malawak na lugar upang paramihin ang ating hukbo. Kaya naman sa labanang ito ay gagawin ko ng tapusin ang pinuno nila. Huwag kang mag-alala, Ramir. Magiging ayos din ang lahat. Tiwala si Ramir sa suporta ni Carion na matagal na palang nag-aantay lamang ng pagkakataon upang tapusin siya. Samantala, sa Barrio San Cristobal naman. Anong plano natin ngayon? Tiyak na susugod ng mga lalaking tikbalang oras na pumatak na ang gabi. At nakita nyo naman kung paanong walang kahirap-hirap nilang tinalon yung artipisyal na ilong nitong baryo. Nel, sumama ka kila Iris at Julia. Sa loob lang kayo ng kwarto. Kailangan masigurado nating ligtas ang mga kasama nating hindi kayang lumaban. Kulas, Jimeno, kayo ang magbabantay sa bahay ng pinunong si Filomena. Kami ang sasama sa mga kawal sa harap.
sigurado akong direktang susugod sila sa kinaroroonan ng bihag natin. Kailangan lang nating maitumba ang pinuno nila at makuha ang gintong buhok nito. Oras na magawa natin yun eh, magagawa nating utusan silang lahat para lisanin ang lugar na ito. Arignado, kaming bahala sa mga babae. Mag-iingat kayo ah, at saka mautak ang mga kabayong yan. Kamundigan na tayo, malin lang eh. Mga dayo, naihanda na namin ang hukbo at nag-aabang na lamang sa pagdating ng mga kalaban. Ito ang mga kampilan na ipinagawa ko para sa inyong dalawa. Sana ay makatulong sa inyo sa labanang ito. Mga dayo, ibig kong samantalahin ang pagkakataong ito upang magpasalamat sa tulong na ibinibigay nyo. Nawa ay mapagtagumpayan nyo ang labang ito. Gagantimpalaan ko kayo ng naayon sa inyong kagitingan. Masyado pong maaga para magpasalamat, Pinunong Filomena. Pero gagawin namin ang lahat upang makatulong sa inyo. Papanatilihin namin ang apoy sa gitna ng baryo. Sa tulong ng apoy ay malilimitahan ng kakayahan at lakas ng tigbalang. Makakatulong ito sa pagkalat ng mga pulbos ng puting kabibe at gamit ang mas pinagtibay ng mga sandata ng ating mga tauhan, mas malaki ang tsansa na mapagtagumpayan natin ang labang ito. Dalawang oras bago ang paglubog ng araw ay nasa gitna na ng baryo ang tikbalang na si Roberta. Napapaligiran nito ng mga bantay at palibot dito ay apoy. Ito ay upang hindi agad na malapitan ng mga kasamahan nito ang tikbalang. Habang si Zen naman ay pilit na sinusubukang makita ang hinaharap sa pamamagitan ng kanyang kakayahan na hindi niya mapagana. Kung magagawa ko lang sanang masilip ang hinaharap, kahit saglit lang, magagawa kong baliktarin ang resulta ng labang ito. Batid ni Zen na tagilid sila sa labanang ito, sabalit gusto pa rin nilang subukan. Zen, alam kong kailan lang tayong nagkasama sa paglalakbay, pero maaari ba akong humingi ng pabor sa'yo? Napatitig si Zen sa kasama niyang si Bruno at napaisip kung ano ba ang susunod na sasabihin nito. Nakikinig ako. Kung mapagtatagumpayan natin ang labang ito at kung sakali man na hindi ako palarin at mamatay dito, maaari bang siguraduhin mong makakabalik sa bayan si Jimeno ng buhay? Siya na lamang ang magiging pag-asa ng aming baryo kung mawala ako. Kaya nakikiusap ako. Siguraduhin mong makakabalik siya ng ligtas. Siguraduhin mong buhay ang kaibigan ko. Mahihirapan siya, pero magagawa niyang makabawi at makapag-umpisa. Ibigay mo sa kanya ang mutyang ito. Yan ang magpapalaya sa aming baryo. Hindi agad nakasagot si Zen dahil sa napatunayan niya kung gaano bang kabait si Bruno at tila ba buong buhay nito ay pag-aalala lamang sa ibang tao ang ginagawa niya. Inabot ni Zen itong pulang mutya at itinago. Huwag ka mag-alala, pare-pareho tayong babalik sa bayan ng buhay. Kaya galingan mo sa laban, walang kailangan mamatay sa atin dito. Bagamat wala pa din kasiguraduhan si Zen, sinabi niya lamang ito upang palakasin ang loob nilang pareho. Habang sa unahan nila, sa tarangkahan ay umugong na ang malakas na trumpeta, hudyat ng paparating ng mga kalaban. Tanaw nila ang mga paparating na naglalakihan at mga dambuhan ng tikbalang at ramdam nila ang pagdagundong ng lupa. Halos lahat ay may sandatang sibat at itong si Ramir lamang na pinuno ng grupo ang may hawak ng engkantadong maso na kayang wasakin ang anumang bagay na tamaan ito. Pagsihanda ang lahat, walang magpapakita ng takot at manghihinaan ang loob. Gagawa na nating mapatay ang dalawa sa kanila at mahuli ang isa pa. Ibig sabihin, magagawa pa nating pumatay ng iba pa. Hindi natin gagawing madali ang pagsakop nila sa ating baryo. Ibigay niyo ang lahat ng makakaya niyo dito. Paslangin ang dapat na paslangin at ipagtanggol ang baryo natin. Maririnig ang mga hiyawan sa panig ng kawal nila Isidro habang nananatiling tahimik at nakatuon ang atensyon nila Bruno at Zen sa mga tikpalang. Sa hangin ay patuloy ang pagkalat ng mga puting pulbos dahil ano bang hindi magawang makapagtago ng mga tikbalang gamit ang kanilang sabulag. Bahagya din silang nanghihina. Mga kasama, ilay yata pinaghandaan nila tayo. Pinaghandaan nila ang pagdating natin. Walang silbi ang sabulag kung gagamitin natin sa kanila. Pero nakakalimutan nila na kaya pa nating magpalakas ng ating mga pisikal na katawan
at iligaw sila sa ibang dimensyon. Kapag nagkaroon kayo ng pagkakataon na ipadala nyo ang lahat ng kaya nyo ipadala sa kamatayan. Sabihin mo ang lahat, Taumantabay. Hayaan yung angangka ni Rabira ang mauna sa labanan. Iba ang atmosfera dito. Hindi ko gusto. Pabulong na sambit naman itong si Carion sa mga nasasakupan niya. Ibig nitong maobserbahan lamang ang nagaganap at ayon yung isakripisyo ang mga tauhan niya nang basta-basta na lamang. Isa pa ay ginagawa lamang ito ni Ramira dahil sa pag-iiganti at pagbawi sa anak niya habang si Carion ay inaalala ang kaligtasan ng kanyang mga tao. Huwag niyong kalimutan na oras na maligaw kayo ng dimensyon gamit ang mga kakayahan ng mga tikbalang na yan. Agad niyong balikta rin ang inyong mga kasuotan nang sa gayon ay maibalik kayo sa realidad ng isla. Hindi nakakalimot ang matandang si Apong Doming sa mga kakayahan ng mga tikbalang, lalo pa sa panliligaw ng mga ito. Kaya minarapat niyang paalalahanan ang lahat tungkol dito. Nakaabang ang lahat, nag-aantay sa unang pagkilos at nagpapakiramdaman. Habang patuloy nga ang pagwawala ni Roberta sa loob ng kanyang kulungan. Nang makalapit na sa may tarangkahan ang mga malalaking engkanto, isang matinding pagkakamali ang ginawa yung panghuli sa anak kong si Roberta. Mas pinahigli nyo namang ang mga buhay nyo dito sa islang ito, mga mortal. Pumanhin. Pero kailangan nyo nang mamatay. Ibabagsak ko ang baryo ito. Isasama namin kayo sa pagbagsak namin. Hindi kami mahihinang tao. Hindi kami madadala sa mga pananakot mo. Pagbabayaran nyo ang pagkain nyo sa mga kababaihan namin at magbabayaran nyo ang pagpatay sa mga inosente naming mamamayan. Wika pa ni Isidro. Ramir, anong ibig sabihin ng mga paratang ng mortal na ito? Pagtatanong ni Carion na tila walang ideya sa mga ginagawa ng mga tauhan nila. Huwag mo silang pansinin. Mga mabababang uri lamang sila ng mga nilalang, kaya walang kaso kung kakainin sila ng mga tauhan natin at lapastanganin ang mga babae nila. Nagsisiya lamang ang mga kawal natin. Dagdag nutrisyon din sila. Ang mga karne nila ay nagpapalakas sa kariluwa ng ating mga tauhan. Subalit taliwas ito sa utos ng hari. Ang ginagawa niyo ay labag sa batas natin. Ang pagkain ng tao. Sapat na ang takot na nililikha natin. At ang pagkain ng kanilang mga emosyon. Kalabisan na ang pagkain sa kanilang laman at dugo. Isa itong matinding kalapastanganan at pagsuway sa batas ng hari. Muling sambit ni Carion. Mga insekto lamang sila. Mga insekto sa mundong ito, Carion. Kaya huwag ka nang magbabakita pa ng sipatya sa kanila. Mga mapagsamantala, mga tao at mga mamalayan natin na sinasakop natin ang teritoryo natin kung hahayaan natin silang dumami at lumakas. Mga kasama, umpisahan na ang pagsukod. Papatayin ko ang kanilang pinuno at papatayin ko ang sino mang umarang sa akin. Kahihili nyo lahat ng mga tao yan. Nagumpisang umabante ang mga tikbalang, ngunit makikitang huminto ang pangkat nila Carion. Tahimik lamang itong nanonood sa napipintong sagupaan. Protektahan ang pinuno. Hindi tayong papadaig sa mga tikbalang na yan. Ipakita nyo walang ibang maaaring tumira sa baryong ito kundi tayo. Marahas ang mga sumunod na pangyayari dahil sa kahit pang mabisa ang mga kagamitan nila at mas pinatibay nga ang mga armas. Ngunit hirap pa din sila dahil sa labis na laki ng agwat ng lakas nila at laki kumpara sa mga tikbalang. Ang isang lalaking tikbalang ay katumbas ng 5 hanggang 10 katao sa pakikipaglaban. At grupo pa lamang nila Ramir ang sumusubod. Tahimik na nakamasid lamang ang grupo ni Carion. Ano ba ang ginagawa nyo? Carion, hindi ba kayong susugod? Sa tingin ba ni tikbalang na ito, ay kalabisan na kung sasalib pa sila sa laban ng ito. Pwes, manood ka at lulusawin ko mga tao ito. Zen, ayun sa gitna yung pinuno nila. Pero mag-iingat ka. Kalahati sa mga tikbalang ang nasa labas at nakamasid lamang. Mukhang malakas din yung nasa gitna. Baka nga mas malakas pa ito kaysa sa pinuno nila. Tingnan mo. Ginto at pula ang buhok ng isa. Pansin ni Bruno na itong si Ramira ay purong ginto ang buhok. Pero nang sumilay ang buwan, kita nilang si Carion ay may magkahalong pula at gintong buhok. At pinaniniwalaan ng mga may karunungan
na sa mga engkanto na ang ganitong uri ng tikbalang ay nagawa ng pumatay ng iba pang engkanto at makapangyarihang nila lang. Ito ay marka ng kanilang sumpa at kasamaan. Wala na tayong panahon pa para pagtuunan niya ng pansin. Unahin na natin itong pinuno nila. Mukhang rerekta sila sa kulungan ng babaeng tikbalang. Pagkakataon na natin. Samantala, sa kwarto naman. Parang hindi po, Tos. Palagi na lang tayong pinuprotektahan ng mga kasamahan natin. Wala man lang akong maitulong sa kanila pagdating sa labanan. Anong gagawin natin? Gusto ko silang matulungan. Mukhang hindi nilang kakayanin ang dami ng matikbalang. Ikalma mo ang sarili mo, Nel. Hindi ito ang oras para mawala ka sa sarili mo. Panatili ka lamang dito. Tama si Iris, Nel. Mas mahihirapan sila kung nasa labas tayo at kailangan pa nilang protektahan. Ang mabuti pa, manatili na lamang tayo dito at maghanda. Sa kanya may mga sugat ang kasamaan tayo na kailangan ng gamot. Pero, hindi. Ako lang ang lalaking narito sa loob habang sila ay nagpupuwis ng buhay sa labas. Pananagutan kita kay Senyor. Kaya kumalma ka, Nel. Dito ka lamang sa loob. Pagsasaway ni Iris kay Nel, ngunit itong sinan naman ay tila nilamon na ng konsensya at pagkaawa sa sarili. Nang dahil sa wala siyang magawa upang tulungan ang mga kasamahan niya. Naroroon lamang siyang nakasilip sa mga nagaganap sa labas at nakikinig sa mga hiyawan ng mga taong nakikipagsagupaan sa mga tikbalang. Arangin niyo ang mga papunta sa babaeng tikbalang. Oras na makuha nila yan ay tiyak na magwawala ang mga tikbalang na yan dito sa baryo. Huwag kayong titigil. Sugurin ang mga tambalas ang tao na yan. Walang ididirang buhay sa kanila. Isidro! Masama ito o paabante na sila. Ano gagawin natin? Marami na sa mga kawal ang sugatan at ang iba pa ay napas lang na. Nagkalat ang dugo sa paligid at pinanghihinaan na ng loob ang mga taga-baryo. Huwag kayong atras. Tingnan nyo. Tatlo na sa mga tikbalang ang napatumba natin. Kaya natin to. Kaya natin silang patayin. Hindi sila mga immortal. Kaya naman, huwag kayong matatakot. Hawak nyo ang mga armas na papatay sa kanila. At huwag nyong palalampasin ang pagkakataong ito. Tama si Isidro. Sila na ang lumapit sa atin at hindi na natin kailangan panghanapin sila sa gubat. Mahangal. Umaasa ba kayo na gamit ang mga sandatang yan ay masisigurado nyong mapapatay kaming lahat? Nagpapatawa yata kayo. Karyon, hindi ba tayong lulusob sa kanila? Tingnan mo, lima na ang nabawa sa kanila. Mukhang makamandag ang makagamit nilang sandata. Delikado tayo dito, lalo na kapag naubos ang pangkat nila Ramir. Ano ko ba? Huwag kang magmamadali. Tingnan mo kung ilan na lamang ang natitira sa mga tao nila. Hindi magdadagal ay matatapos na din ang labang ito. Ayoko nang may mabawas pa sa mga tao ko sa pansariling kagustuhan lamang nitong si Ramir. Hindi ito ang orihinal na plano natin at hindi niyang inantay ang pagdating ng hari. Tila gusto niyang takpan ang mga ebidensya ng kanyang katiwalian, ng kanyang kalpastanganan sa pambibigdiba sa mga tao, taliwas sa kautusan ng hari natin. Kaya huwag kayong makikialam sa laban. Kasalanan niya ito. Kesa ang kailangang mag-ayos dito. Desidido si Carrion na panoorin lamang ang magiging resulta ng laban. Naroroon lamang siya sakaling matalo ang mga kasamahan niya, hindi dahil para tumulong, kundi para lamang iligtas si Roberta, ang kanyang sinisinta. Bagay na kahit kay Ramira ay inilihim nila. Napunta lamang doon si Roberta dahil sa pagpipilit nitong kanyang ama na siya nga ang pumatay sa pinuno upang maipagmalaki siya sa paparating na hari. Bagamat lamang ito sa kalooban ng babaeng tikbalang. Huli na nang malaman ni Carrion ang pagtungo nitong si Roberta sa Barrio San Cristobal at napahamak na nga ang kanyang sinisinta. Samantala, halos mauubos na ang mga tauhan nila Isidro. Bagamat nagawa na nilang pababain ang bilang ng mga tikbalang sa lima, ay hirap na sila dahil sa kakulangan ng mga tao. Idagdag mo pang naroroon pa ang pinuno ng tikbalang na malakas na nakikipaglaban.
masyadong malakas ang pinuno nila. Hindi silang kakayanin ang matauhan ni Isidro. Samantalahin na natin ang pagkakataon para mapatumba na siya. Teka, nasan si Isidro? Wala na si Isidro! Pinatay na siya ng pinuno na tigpalang! Kakaunti na lamang ang mga tao namin! At tapos na natin to! Nang malaman nilang patay na si Isidro, mas lalong nagmadali sila Bruno at Zen sa pagsugod dito sa pinunong tikbalang. Ibig nilang mapinsala ito habang sugatan pa mula sa mga parahil ay pakikipaglaban kay Isidro. Hindi makapaniwala ang dalawa na ang kagaya ni Isidro na malaki at magaling sa pakikipaglaban ay mabilis na mapapaslang ni Ramir. Marahil sa dami na din ng mga kinalaban itong tikbalang at naubos ng kanyang lakas. Dito dehado ang pangkat ng mga tao. Dahil sa mataas ang resistensya ng mga tikbalang at matagal mapagod, kaiba sa kanilang mga tao na may hangganan lamang ang lakas at mabilis na maubos ito sa pakikipagdigma. Aminin ko, malakas ang huli kong nakalaban. Pero siya na ba ang pinakamalakas na pambato nyo? Kung siya lang naman eh. Ngayon pa lang sinasabi ko ng bigo kayo sa pagtatanggol sa barayo nyo. Dito na siyang tinapatan ni Bruno at Sena. Magkatuwang ang dalawa sa pagsagupa sa tikbalang na may gintong buhok gamit ang napakalaking maso ay sinabayan ito ng mga pag-atake gamit naman ang mga kampilang gawa sa buto. Puro ka dada, tingnan natin kung kaya mong sabayan ang mga pag-atake namin. Hila yata, hindi kayong taga rito sa barayong ito. Iba ang amoy nyo. Masang-sang! Huwag niyo sabihin na kumuha pa ng mga tutulong sa kanilang mga mercenaryo ang mga taga San Cristobal. Desperado na ba silang manalo laban sa akin? Tinaman ang tikbalang sa binti nito at sa braso. Kamuntikan pang mautas ang kanyang leeg, ngunit iniharang niya ang kanyang braso upang maiwasan ito. Maghanda ka, Jen. Ang sabi sa akin ni Iris na kapag mas lalong nasusugatan ang pinunong tikbalang, mas lalo itong nagiging agresibo at malakas. Tiyak akong hindi pa ito ang sagad niyang kakayahan, kaya maging alerto ka. Ariglado, ikaw din, mag-ingat ka at mukhang desididong manalo itong pinunong tikbalang nila. Dito ay nakita nila ang pag-ilaw ng hawak na maso ni Ramira at nagkulay ginto ito kasabay ng paglaki ng katawan ng tikbalang at humabang lalo ang mga buhok nito at lumabas na ang pangil. Gusto niyo talaga ang totoong bangungot. Bihihado akong pinagtatawanan niyo ako sa mga isipan niyo. Pero nagkakamali kayo kung iniisip niyong mapahababagsak niyo ako talaga. Umpisa pa lang ito ng labanan at doon pa lang ay napagdesisyonan na ang resulta. Magsaya kayo, pagmasdan niyo ang tunay kong kapangyarihan. Napaatras ang dalawa, labis ang pwersang pinakawalan ni Ramir na kahit nga mga kasama niyang tikbalang na nakikipaglaban ay napalingon at napaatras. Nagwawala ito si Ramir. Hawak niya ang dulo ng kanyang sandatang maso na tila buntot at pinapaikot-ikot niya itong armas. Labis na mapanganib ito hindi lamang sa mga tao kundi sa mga kasamahan niyang tikbalang na naroroon. Tila ba walang kontrol si Ramir sa lakas ng kanyang kapangyarihan at armas at lahat ng nasa paligid ay tiyak na mamamatay oras sa tamaan ito. Nahihibang na talaga si Ramir. Nilampasan na niya ang kakayahang maari niyang gamitin sa mundong ito. Mga kasama, basdan niyo ang inyong pinuno. Ibig kong malaman niyo na ang ganyang aksyon ng isang mandirigmang tikbalang ay kahihiyan para sa ating uri. Mahigpit na binagbabawal ng ating haring tikbalang ang paggamit ng tunay na kakayahan ng ating mga sandatang ipinagkuloob sa atin sa pakikipaglaban lamang sa mga tao. Malinaw na kung sino ang talo sa labang ito. Sa batas ng mga tikbalang, maaari lamang gamitin ng isang mandirigmang tikbalang ang totoong kapangyarihan ng espiritu ng kanilang sandata kung parehong engkanto ang kalaban nila at nasa panganib ang mundo ng mga katulad nilang nilalang. Subalit ang sitwasyon ni Ramir, dito ay ginamit niya ang kanyang kapangyarihan at kakayahan laban sa tao para sa kanyang sariling motibo. Kaya naman may kaukulang parusa laban sa nagkasala. Subalit walang pakialam dito si Ramir. Ibig niya lamang nawakasan ang buhay ng mga taong kaharap niya at ipakita nga siya ang pinakamalakas. Ayaw niyang tanggapin ang pagkainsultong ginawa sa kanya. Sa ampas ng maso ay tumilapong pareho sila Zen at Bruno. Tumama sila sa mga bato kung kaya't hirap silang makabangon. Hindi nilang magawang lumaban pabalik dahil nga sa hirap silang pasukin ang depensa ni Ramir.
kailangan na natin gamitin ang mga sandatang bigay ni Damian. Mukhang hindi itong tatalab sa kanya. Sa palagay ko nga, wala na tayong pagpipilian pa. Dito ay inilabas nila Zen at Bruno ang kanika nilang mga armas. Latigo kay Zen at itong sibat naman kay Bruno. Nanlaki ang mata ni Ramira dahil sa mga nakita maging itong si Carrion. Totoo ba ang mga nakikita ko? Mga sandatang pinanday ng hari ng Cabre, ang sibat at ang latigo ni Gertrudes. At mga duda pa na kayo ng mga Cabre? Akalain nyo, ibigay sa inyo yung sibat at latigo? Tingnan natin kung kanino ang mas malakas na sandata. Ang masok ko ay ang mga laruan nyo. Sa paglabas ng mga sandata nila Zen, maging nitong si Bruno ay naiba ang kanilang sitwasyon at mas naging masidhi ang mga labanan. Ginamit ng mga inkantadong sandata ang lakas nila Zen at ni Bruno upang mas mapag-ibayo ang mga pag-ataking ginagawa at mas mapalakas ang pinsalang dulot nito. Ngunit kasabay ng lakas ng mga pinsala nila ay ang pagkuubos din ng kanilang personal na lakas. Delikado to. Ngayon lang akong nakipaglaban ng ganito katagal nang walang gamit na anumang mutya o mga orasyon. Zen, subukan mong ikutan siya sa likod. Akong maharap sa kanya. Alanganin ka na Bruno, hindi mo makakayang salubungin ang pwersa ng kanyang sandata. Habang tumatagal ay mas lalong bumibilis ang mga pag-atake ni Ramira. Hanggang sa hindi na kayanin pa nila Zen at Bruno, ang mga pinsalang natamo nila at nabuwal na lamang sila. Katapusan niyo ng dalawa ngayon. Hihito mo sa inyo. Napapikit na lamang sila Kulas na noon ay kakatapos lamang napatayin ang natitirang alagad ni Ramira. Naubos na nila ang mga tikbalang na nagtatangkang pasukin ang bahay ni Filomena. Subalit hindi silang makapaniwala sa lakas ni Ramira. Bagsak sila Bruno at Zen at papatama na sa kanila ang maso direkta sa kanilang mga ulo. Mukhang maraming sorpresa ang inihanda ng mga taong ito. Walang gagalaw sa inyo. Walang makikialam. Gulat ang lahat sa mga nangyari dahil hindi nilang akalain ang mga masasaksihan nila. Patay na si Isidro at bagsak na sila Zen at Bruno. Halos abot na ni Ramir ang tagumpay. Ngunit naroroong nakatayo sa harapan niya si Nel. Hawak-hawak nito ang balaraw ni Vladimir na kinuha niya mula sa bag ni Zen. Nakatarak ito sa puso ni Ramir. Bulwak ang dugo mula sa bibig ng tikbalang. Ngunit lahat ng ito ay hinihigop lamang ng balaraw ng bampira. Lahat ng dugo na nasa katawan ng tikbalang ay tuloy-tuloy na umaagos papasok dito sa sandata. Pagod na akong manood at walang ginagawa. Hindi ko mapapayagang mawala ang mga kaibigan ko dahil lamang sa isang inkantong katulad mo. Nagawang masangga ni Nel ang maso ng kanyang kaliwang kamay habang pilit pang isinasagad niya ang balaraw sa dibdib nitong tikbalang na si Ramira. At dahil sa purong dugo ng engkanto ang nasipsip nitong balaraw, ay naging aktibo ito at nagpalit ng anyo bilang isang matalim at mahabang espada. Tumagos ito sa katawan ni Ramir at pareho silang bumulagta ni Nel sa lupa. Mahabang katahimikan ang bumalot sa lahat, nang mabilis na kumilos nga si Jimeno, agad niyang kinuha ang gintong buhok ng pinunong tikbalang at iniharap niya ito sa grupo nila Carrion. Huwag kayong kikilas ng masama. Hawak ko na ang gintong buhok ng pinuno niyo. Kaya, inuutosan ko kayo ngayon. Umuwi na kayo. Umuwi na kayo sa bahay niyo at huwag nang babalik dito. Matabang nasambit nitong si Jimeno sa 15 naglalaki ang mga tikbalang. Mahusay ang ipinakitang tapang at pakikipaglaban. Huwag kayong mag-alala. Hindi lalaban ang mga kasamahan ko. Ibig lang naming makukuha ang babaeng bihag niyo. Ipinapangako ko. Aalis kami dito oras na maibigay niyo sa akin. At anong garantiya na hindi kang sasira sa pangako mo at hindi kang magwawala pag nakuha niyo ang behag? Kung gustuin ko ay maaari ko na kayong durugin ngayon din mismo. Gamit lamang ang sarili kong mga kamay. Pero walang kuwenta ang labang ito. May pagkakasala sa aming batas si Ramir at nilabag niya ang kautusan ng hari. Isipin niyo na lang itong pabor at ginagawa ko lamang ito bilang paghihingi ng kapatawaran sa inyo. Ipapaabot ko sa hari ang nangyari dito at ang pagkatalo ng pinuno namin. Magkaagapay na bumangon si Luzen at Bruno. Si Kulas naman ay agad nang inalalayan si Nel na lupay-pay na.
naubos ang kanyang lakas dahil sa paghawak niya sa balaraw ni Vladimir. Labis ang kanyang pamumutla at pangingitim ng ibaba ng kanyang mga mata. Naroroon na ding lumabas sila Iris at Julia, tumulong na sa pag-alalay kay Nell. Sabi ko naman sa iyo huwag ka nang magpapadalos-dalos. Matigas talaga ang ulo mo. Ganitong ganitin ang ginawa mo. Noong iniligtas mo kami sa panganib ni Senyor, halos itapon mo na yung buhay mo para lang makaligtas ka ng ibang hindi mo man lang kilala. Ang totoong kwento sa likod ng pagkakaibigan nila Nell at Senyor Ibarra ay nang pareho silang naroroon sa isang bundok. Itong sila Senyor Ibarra naman at si Iris ay nabihag ng mga tulisan ng kabundukan. Si Nell ay naroroon lamang para sa isang ordinaryong camping trip kasama ang mga kaibigan niya. Habang sila Senyor Ibarra naman ay naroroon sa pagtuklas ng mga relika. Nahuli itong si Senyor Ibarra at Iris at ito namang si Nell sa pagigipakialamero nang makita ngang naroroong napadaan ang mga pangkat ng tulisan at hila-hila sila Senyor Ibarra ay sumunod ito. Kahit walang karanasan sa pakikipaglaban at panay panonood lamang ng mga pelikulang labanat at gera, swerteng malas itong si Nell na aksidente niyang nasunog ang kubo kung saan naroroon ang mga pasabog ng mga tulisan. Dahilan para masawi ang napakaraming mga tulisan at ang ilang bihag. Ngunit nagawa niyang mailigtas ang grupo nila Senyor Ibarra. Kapalit ng isang malalim na sugat sa tagiliran nitong si Nell na magpasa hanggang sa kasalukuyan ay kita ang marka. Maalis na mo ng lukay nila, diba? Diba ligtas sila Zen at Bruno? Yan lang ang mahalaga. Matutulog muna ako. Nakantok na ako. At dito nga ay biglang nawala ng malay si Nell. Agad na dinala ito sa loob. Naroroon din si Apong Doming at siya ang nanguna sa pagtingin dito sa binatang tumapo sa buhay ng pinunong tikbalang. Dito ay lumabas na ang pinuno ng baryo. Ikaw tikbalang, pagtitiwalaan namin ang mga binitawan mong salita. Sana lang ay totoo ka sa mga sinabi mo at lisanin niyo na ang teritoryo ng San Cristobal. Sana ay matigil na ang patayan ito. Mga kawal, pakawalan ang bihag natin. Pag-uutos ni Filomena. Marami salamat pinuno ng San Cristobal. Makakaasa ka na wala na akong hahayaan pang tumapak sa teritoryo niyong ni isang tikbalang. Maraming salamat sa pagpapaunlak sa aking kahilingan. Mga dayo, wala naman sigurado ko yung tutol sa aking pagpapasya. Sana ay ito na ang maging huling pakikipagdigma namin sa mga kagaya niyong engkanto. Marami ang nawala sa aming hanay, kasama ng aking butihing pinsan, si Isidro. Nawa ay maging inspirasyon sila sa mga natitirang mandirigma ng San Cristobal. Huwag niyong kakalimutan ang mga pagsasakripisyo at pag-aalay ng buhay ng ating mga kasamahan, alang-alang sa kapayapaan at kaligtasan nating lahat. Marahang lumapit sila Karyon at ang mga tauhan nito upang alalayan ang naghihinang si Roberta, ang natitirang anak ni Ramira. Nasaksihan niya ang pagkamatay ng kanyang ama, ngunit wala siyang ibang maaring sisihin dito kundi ang pagiging mapangbataas at mapagsamantala ng kanyang tatay. Isa-isang binuhat na mga tikbalang ang mga kasamahan nilang nasawi, pati na ang noon ay tila butot balat na lamang na si Ramir dahil sa epekto ng balaraw ni Vladimir, ang sandatang pumaslang sa engkanto. Sinigurado naman nila Jimeno na maitatago na ang sandata at muli itong maisisilid sa taguan at talagyan ni Zen. Akala ko ikatapusan na natin. Oo nga, parang nakita ko na kanina yung liwanag eh. Sinong mag-aakalang si Nell ang magliligtas sa atin? Ano nang gagawin natin sa gintong buhok ng pinunong tikbalang? Di ba pwede tayong humiling dito? Pasensya ka na kaibigan. Hindi totoo ang mga kwento tungkol sa hibla ng buhok ng mga tikbalang. Gawa-gawa lamang yan. Pero tanggapin niyo itong ginto. Kapalit ng aming pasasalamat, ipagpumanin niyong hunit hindi ko maaaring ihuwan dito ang sandata ni Ramir. Ang kaharian ng tikbalang ang nagmamayari dito. Iniabot kay Kulas ang isang supot ng ginto at iba pang mahalagang bato. Mga bagay na kakailanganin nila sa mga susunod na paglalakbay. Pagkatapos ito ay isi-isang naglaho ang mga tikbalang at minuto pang lumipas, katahimikan na ng gabi ang pumalot sa San Cristobal. Malungkot at luhaan ang mga residente.
Panalo sila ngunit walang dapat na ipagdiwang dahil sa mga pumanaw nilang kasamahan. Muling nagbalik sila Zen sa loob ng bahay ni Filomena. Ito ay upang malapatan ng panglunas ang kanilang malalalim na sugat. Hanga ako sa inyo! Hindi inyong inurungan ang mga kalabang tikbalang! Mga taga saan ba talaga kayo? May kutob ako na hindi kayo mga basta-bastang dayo lamang. Ay nako, alam niyo bang kabaliwan ang ginawa niyong pakikipagsabayan sa tikbalang, lalo pa sa tinapatan niyong pinuno nila? Tiyak na sa ngayon ay kakalma na ang engkanto sa gubat. Siguro naman walang balak na sakupin ng mga kapre ang lugar nato. Batid ko ang mga kagamitang nakita ko sa inyo kanina ay likha ng kapreng panday. Pero sana naman wala silang pakay kagaya ng mga tikbalang. Hindi ko pong masasagot yan. Napadaan lamang po kami sa kanilang teritoryo at maswerte pong natulungan nila at nabigyan itong mga sandata. Sinamahan po kami ng matandang nagangalang Inkongtado. Kung gayon, mabuti naman pala at naroon pa ang matandang yon. Sa palagay ko naman wala kaming magiging problema sa mga kapre. Ngayon wala na ang mga tikbalang. Ang peligro at perwisyo ng teritoryo namin. Filomena, siguro naman ay nararapat lamang na mabigyan sila ng karampatang pabuya sa kanilang mga ginawa sa ating baryo. May tamang panahon upang ipagluksa ang mga pagkawala ng ating mga kasamahan. Ngunit sa ngayon, unahin mo muna ang kanilang mga kapangangailangan. Tila yata nasa pagmamadali din sila. Pinuno, yung pangako mo po ha, yung mga panghimagas na nasa garapon. Di ba natalo namin yung mga tikbalang, kaya akin ang lahat yan ha? Yahoo! At saka baka pwede mong dagdagan ng mga karneng kinain namin, ang sasarap eh. Alam ko, hindi ko naman nakakalimutan at kung karne lang naman ang hinahanap mo, marami sa inilog, kumuha lang kayo. Big mong sabihin, karneng bawaya yung kinain namin. Wala naman siguro silang kinain ng mga tao, di ba? Abay malay ko, wala akong oras para bantayan ng mga buhaya na yan araw-araw para malaman kung anong kinakain nila. Malay ko ba kung anong nakukulong sa ilog? Kung ayaw nyo, ediwag. Naipahanda ko na ang mga kailangan nyo at ang mapa. May sapat na pagkain na kayo para sa paglalakbay nyo. Paglagpas nyo dito. Dito sa aming baryo, mag-uumpisa ng mas mahirap na paglalakbay nyo. Hindi na biro ang mga dadaanan nyo patungo sa baryo makulimlim. Kung inaakala nyong ordinaryo pa ang mga kaganapan dito sa isla, noon yun, 50 taon na ang nakakalipas. Ngunit nag-umpisa nang magbago ang mga tao dito. Unti-unti nang sumasama ang paligid at nagiging madilim na ang puso ng mga naninirahan. Ano bang ibig nyo sabihin? Anong meron ba sa baryo makulimlim? Mga mambabarang, mga mangkukulam, naroon na silang lahat sa baryo kulimlim. Mga dayo sa isang ito, nagawa nilang pasukin ang isla at nagtipon sila sa baryo kulimlim. Kaya nga parang pagpapakamatay umanong paggawin nyo doon. Lalo pa at wala kayong mga pangdepensa. Hindi namin alam kung papaano nilang nagagawang mangkulam o mambarang sa isang ito na bawal ang anumang uri ng karunungan ng tao. Itim man o puti, dapat na hindi nagagamit ito. Pero yun ang mga usapang nakakarating sa amin mula sa mga manlalakbay na nagdaan doon. Kaya nga walang nangangas sa pumunta sa baryo kulimlim. Wala po kaming ibang pagpipilian. Magbabakasakali na lamang po kami. Kailangan po namin makarating sa puting bato. Kung maaari pong tumigil muna kami dito hanggang sa gumaling po ang mga sugat namin at lumakas itong sinel. Huwag kayong mag-alala, iho. At may kamot ako dito na magpapabilis sa pagaling nyo at sa pagbawi ng lakas nyo. Maliban na lamang dito sa isang to, hindi ko alam kung bakit hanggang ngayon wala pa ding malay, pero ligtas naman na siya sa bingit ng kamatayan. Narorong tahimik na natutulog si Nel, bahagyang namayat at mapudla dahil nga sa paghawak niya dito sa sinumpang sandata. Magkagayunpaman, nagpasalamat ang lahat dahil sa nakaligtas silang muli sa pagkakataong iyon. Bagamat malubhang nasugatan ang mga kalalakihan, ngunit buhay sila. Napipinto nga ang pagtungo nila sa daang patungo sa baryo kulimlim, kung saan naman naroroon ang sinasabing mga mangkukulam at mambabarang.
Ngunit ano nga ba ang magagamit nilang proteksyon laban sa mga ganitong uri ng tao? Samantala, Elrak, ipatawag ang mga tao natin. Naramdaman ko na ang puwersa ng aking espada. May gumamit ng kapangyarihan nito. Bagamat mabilisan lamang ay kumonekta ito sa akin. Kumonekta ang sandata ko. Alam ko na ngayon kung nasaan ito. Nasa isang isla ang may tangan nito. Madali kayo. Kailangan niyong puntahan ang mga pinakamalalapit na isla sa ating lugar. Hindi ako makakapayag na pinaglalaroan lamang ng isang unghang ang sabrado kong sandata. Paglado, Vladimir, ngayon din ay aasikasuin ko na ang pinakamabibilis nating mga tauhan upang mautusan. Sa wakas, malapit nang mabuo ang iyong kapangyarihan. Malapit na nating muling mahawakan sa leeg ang syudad na ito. Nababatid kong naghahanda na ang mga aswang at si Alastor upang makapaghiganti sa atin. Nagawang maramdaman ni Vladimir ang kanyang espada. Ito ay nang sandaling maging aktibo ito nang gamitin ni Nel laban sa tikbalang. Nadagdagan ang lakas nitong sandata gawa nga ng pagsipsip nito ng dugo ng pinunong tikbalang. At oras na makuha ito ni Vladimir. Walang makakapagsabi kung anong sasapitin ni Lazen sa kamay ng mga bampira. Itutuloy. Kamusta po mga kabantay? Ang naririnig po natin sa ating background ay ang soundtrack po ng ating channel. Ito po ang theme song ng Ang Bantay at sana po ay magustuhan niyo po. Maraming salamat pong muli sa inyong pagsama na tapusin po ang kwentong ito. Sana po ay naibigan niyo ang ating episode. Dahil nga po sa madami po ang ayaw na mamatay ang ating mga bida sa kwento, sa episode na ito po ay nahiligtas po silang lahat. Pansamantala. Pero nangingibabaw po sa ating votes, itong si Kulas. Mukhang madami po siyang kakampi dito sa mga tagapakinig. Pinakamababang boto po si Jimeno. Kawawa naman. Magkagayon pa man po ay maraming salamat sa mga nagpaabot ng kanilang pagtugon sa ating text poll. Medyo delikado na po ang susuungin nila lalo pat patungo na po sila sa pinaniniwalaang baryo ng mga mangkukulam at mambabarang. At ang mas matindi pa ay nagawa ng maramdaman ni Vladimir ang kapangyarihan ng kanyang espada. Ano kaya ang naghihintay na kapalaran sa grupo nila Zen? Like and comment na po sa ating kwento. At ipaalam niyo po ang theory niyo kung ano ba ang magaganap sa susunod na baryo. Nasasabik po akong mabasa ito. Dalawang baryo na lamang po ang pupuntahan nila bago ang puting bato. Sana lang talaga ay sulit ang paglalakbay nila, no? Kung bitin pa po kayo dito sa ating kwento ay mangyaring puntahan niyo naman po ang ating channel na Kurab Stories. May mga magagandang kwento din po tayo doon. Kailangan nating buhayin ang channel na iyon para po sa kapakanan itong Ang Bantay. Sabihin na po nating kambal sila at apektado po itong channel natin kung wala po o mapapabayaan po ang Kurab Stories. Kaya naman po, sana ay suportahan niyo ako. Paulanan po natin ng like at comment ang Kurab Stories. Ilalagay ko po sa comment section ang link para dito. Maraming salamat po at tulungan niyo po ako. Kailangan ko po ang suporta niyo higit kailan pa man sa panahong ito. Comment lang po kayo doon na nagmula po kayo sa Ang Bantay. Maraming salamat po at muli, ito ang inyong tagapagbantay.